Mabilis na humupa ang baha sa paligid ng Timog Maroto area matapos bumuhos ang napakalakas na ulan ng manalasa ang bagyong Doming na sinabayan ng habagat ngayong Linggo. Kung dati, halos 3 hanggang 4 na oras na mistulang water world ang nasating lugar, hindi na inabot ng 1 oras ang baha dahil mabilis itong dumaloy sa mga kanal na ipinakumpuni ng City Hall. Ayon sa QC Environment Department, malaking tulong rin ang kanilang kampanyang siguruhin may mga grease trap ang mga restaurant sa paligid. Ayon kay Lala Rios, hepe ng Pollution Control Division ng EPWMD, napigilan ng mga grease trap ang pagdaloy ng mga mantika at sebo sa mga kanal na isa sa mga sanhi ng pagbara nito. For example, ang mga fast food, like for example si McDo, bukod sa grease traps na meron sila sa mga kitchen sinks nila, meron pa silang mga grease interceptors. Plus, meron pa silang STP bago pa sila nakakonect sa sewer line. So, ganun katindi yung kailangan na treatment, kumbaga. Kung hindi, talagang yung grease mapunta sa drainage. Tapos kasi nga, namumuuhin. So, pwede talaga siya makablock ng ating mga drainage lines. Bukod sa grease traps, mahigpit rin ipinatutupad ng QC ang paghihiwalay ng kitchen waste upang hindi nito makontamina ang ordinaryong basura. Patuloy namang nananawagan ang Environment Department sa publiko na sumunod sa waste segregation o paghihiwalay ng nabubulok at di nabubulok na basura, pagbawas ng gamit ng plastic bags, pagkakalat at pagtatapon ng basura sa kung saan-saan. Sakaling mayroon kayong suliranin sa basura, maaaring tawagan ng EPWMD sa numerong 988-4242, local 8350, o kaya'y mag-dial sa 122 and help will be on its way.